Hi everyone, welcome back to my channel. Our episode for today is about parts and its functions of this lock stitch high speed sewing machine. Gaano nga ba ka-importante na matutunan natin ang parte or pyesa ng high speed sewing machine bilang isang mananahe? Ano ba ito kahalaga para sa atin? Tara, alamin natin. Malalaman natin ang kahalagahan ng bawat parte ng sewing machine at para maunawaan natin kung paano natin ito maalagaan at linisin at maunawaan natin kung paano natin maaayos kapag nagkaroon tayo ng troubleshooting sa ating mga hinaharap na sitwasyon. So, let's go back to the basics. Ito, unahin natin dito sa itaas, papunta sa kaliwang bahagi, kanang bahagi, pababa ang bawat parte ng sewing machine. Unahin natin itong thread stand. Thread stand is for safety place at hindi mahuhulog o matutumba. Nakita nyo naman na, no? Ayan, at dalawang klase po ito. Mamaya, malalaman natin o ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang gamit ng bawat isa. Ang tawag po dito ay thread stand. Ayan, tandaan nyo po ha. Ang tawag po dito ay thread stand. Ngayon, itong thread stand, dito nakalagay ang, kung saan dito nakalagay ang sinulid para nga hindi siya matumba o mahulog. Ayan, papasok, papunta dito sa taas, papunta rito sa tinatawag na needle thread guide pin. Ayan. Ito ang needle thread guide pin. Kung saan ang sinulid magmumula dito sa thread stand, papasok dito sa taas, papunta dito sa thread guide pin. That is used to guide thread through the machine. Ito yung magiging magsisilbing guide. Papunta siya rito sa sinasama na rin po natin yung paglalagay ng sinulid ha, para isang anuhan na lang tayo ng mga part. Papunta dito sa eyelet. Ito naman din tinatawag na thread eyelet. Loops are used to guide thread through the machine. Ayan. Yan ang mga guide from thread plate or thread stand going to thread guide pin going to the thread eyelet. Ito po ang thread eyelet. From thread eyelet, papunta naman tayo sa thread tension knot kung saan dumadaan din ang sinulid dito to adjust the appearance of stitches para maluwagan o masikipan ang tension ng stitches. Papunta siya. This is thread tension knot. And then after here, papunta naman tayo sa take up arm lever. Ito yung tumataas at bumababa para hilahin ang sinulid pataas at pababa patungo sa down below dito sa bobbin. Later, makikita natin ang function nito. So from thread eyelet going to thread tension knot going to take arm level and then papunta sa needle bar. Needle bar. Ang needle bar, ito yung kinakabitan naman ng karayom. Ayan. Ayan ang needle bar. Kung saan nakakabit naman yung needle clamp. Ayan. May butas itong needle bar, tapos meron siyang needle clamp kung saan naman nakakapit ang ating needle. Ayan. Trivia po ha, para sa ating needle. Mayroon tayong tatlong klase ng needle. Meron tayong tinatawag na HA or ginagamit sa ordinary sewing machine or portable. Meron tayong DB
karayom na ginagamit para sa high speed. Yan, ang ginagamit natin para sa dito sa sewing machine na ito, dahil high speed ito ay BB. At meron din tayong isa pa, yung DC for serger naman. Ayan, kasi napag-uusapan ang needle. So we have needle bar with needle clamp, tapos kabitan po ng needle. And then babagsak naman ito dito sa presser put. Ito naman ang presser put. From needle, dumako naman tayo sa presser foot. Yung presser foot, it holds the fabric while we are sewing o habang nananahe, ito ang nag-iipit sa tela. From presser foot, dumako naman tayo sa gawing likuran. Ito ang hand lifter. Ito ang nag-aangat at nagbababa ng presser foot para maialis natin o maibalik natin ang... Ayan, para maiaangat natin, maalis at maibalik natin ang tela. Ito naman ang pressure adjusting screw. Ito ay ina-adjust depende sa ating telang gamit kung makapal o manipis na tela. Ito naman yung feed dog. Ito yung mga ipin sa ilalim. Ito ang nag-push or nagpupull ng tela habang tayo ay nananahi. Feed dog. Slide plate. Ito yung access para sa lower driver or shuttle hook mechanism dito sa ilalim. Ito, slide plate. Yan, dito sa ilalim, under mechanism, ayan yung bobbin hook. Dito nakapasok yung bobbin case, bobbin spool, connected to lower mechanism bobbin hook. Kasama niyan, ito naman ang bobbin case kung saan nilalagyan ito ng bobbin spool pull na ikinoconnect dito nga sa lower mechanism. Ayan, siguraduhin nyo lang na pagkabit ninyo ng bobbin case sa ilalim ay nakaangat itong karayom nyo. Ayan. Ayan, dumako naman tayo sa kanang bahagi. Ito ang oil sight window kung saan bumubulwak yung langis. Dito nyo makikita na may oil pa. Yan ang oil sight window. Sa baba nito ang feed adjusting dial. Dito siniset ang stitches. Ayan, may mga number yan. Siniset ang desired skip distance ng stitches. Depende sa kapal ng inyong tinatahi. Yan. Meron tayong tinatawag na normal stitch length per inch, which is 10 stitch per inch. Minsan naman, siniset natin ito depende sa kapal or elasticity na tela na ating ginagamit. Feed lever, when you push it downward, yan, pag ginanyan nyo siya pababa, diniinan pababa, yan. Yan ang purpose nito para ma-reverse ang stitch o di kaya naman ay ma-lock stitch. Ayan ang feed lever. By the way guys, ang gamit nating machine ay DBL5550 Juki Original. Medyo may kalumaan. Ito naman po ang bobbin thread winder kung saan nilalagay ang bobbin spool to wind thread na manggagaling dito sa likod. Yan. Ayan, ang gamit nitong isang sinulid ay para dito sa machine at ang gamit naman nitong isang sinulid ay pababa dito sa bobbin winder. Papunta dito, tapos hihilahin yung sinulid papunta dito sa bobbin spool winder. Ayan po. Ayan, ipipress para makapag-wind o malagyan ng sinulid ang bobbin spool. Ito naman ang hand wheel. Ginagamit ito para sa pagtaas at pag-akyat pababa ng karayom habang nakahinto ang machine. Ito ay ang manual na paggamit ng pagbaba at pag-akyat ng karayom habang nakahinto ang motor ng sewing machine. Ayan ang hand wheel. Habang ginagamit natin ang hand wheel manually, ayan, natataas at naibababa niya ang karayom manually. Ayan, dito po yan sa kanang bahagi ng sewing machine. This is the power switch on and off, on, off of the machine, electric power.
Dito rin po yan sa bandang kanang bahay. Kitchen table, eto. Ito yung ginagamit natin para makapagtrabaho tayo at pinapatungan ng ulo ng machine. Machine table. Naman, sa ilalim ng machine table, ang oil reservoir. Ayan, iangat natin. Let's check it out. Ayan. Ito ang oil reservoir. Kung saan nakikita ninyo, andito yung level ng oil kung hanggang saan. At nice. At kailangan na nga nating magpalit. By the way, don't worry, may pamalit po tayo ditong oil. Ayan. Oil reservoir. Itinaas nga natin ang head, ang ulo, at ibababa na naman natin siya. Ayan. Ang ating oil na pamalit. Ito, sa bandang kabila naman ay table drawer where you can immediate keep your small few sewing materials. Ayan. And meron pocket drawer dito para paglagyan natin ng mga sewing materials. Yan. Meron tayong tinatawag na knee lifter. When you press it with your knee, yan, ganyan. Ayan. Ayan, when you press it with your knee, ayan, natataas o naibababa nito ang presser foot using your knee. Naitataas o naibababa nito ang presser foot gamit ang inyong tuhod. Ayan. Ayan ang clutch motor. It engages the machine to start the sewing machine operation. Ayan ang power. Power. Yan ang clutch motor natin. Meron din itong V-belt na nakakonect naman sa handwheel doon sa taas. Ito yung V-belt. Itong V-belt, konektado ito sa handwheel sa itaas. Yan. Kita nyo po. Nagkakabitan naman ng V-belt, ito naman yung pulley para ma-rotate naman itong V-belt papunta naman sa connection ng handwheel. Ayan, pulley. Naman ang tinatawag na motor lever. Ito ay gamit nito ay ang pressure para sa treadle. Sa pedal mamaya. Dito yung pressure nito. Ito yung ina-adjust-adjust para sa pressure ng pedal or treader. This is motor lever. Yan. Yan nga, konektado siya sa pedal or treadle. Ito ang foot pedal or treadle. It controls the ito ang foot pedal or treadle. It controls the speed of sewing machine. Ayan po. And guys, it is important to have a basic understanding of your sewing machine so that you can look after properly at mapangalagaan natin ito. And just in case magkaroon tayo ng troubleshooting in the future, alam natin kung anong parte na piyesa ng ating mga machines ang dapat nating ayusin o dapat nating linisin. At dito na nagtatapos ang ating episode for today, at I hope na may natutunan kayo because sewing is continuous learning. And guys, thanks for watching. Bye for now. See you again.